Do you pray for your increase? Nanalangin ka ba para mag-increase ka sa buhay? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang piping. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad dito sa Israel? Datapwat, sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at tupaypay para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aari. Idalangin din mo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mayroon akong nabasang post na nagsabing, kaya hindi kayo dumadani dahil baka nasanay na kayo na kayo-kayo lang. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin hindi lang sa ating mga pansariling pangangailangan, kundi sa pangangailangan bukasyon ng ating pusimbahan, ang ipalaganap ang mabuting balita. Bilang isang binyagang Kristiyano, hindi lang tayo hinihimok paglingkod sa pamamagitan ng pagganap ng tungkulin, kundi pati ang manalangin para sa mga marami pang manggagawa. Iwasan natin ang tayo-tayo lang mentality, katulad ng mga Pariseo na kung saan ay binubuli nila ang Panginoon, na pinagbintangan pang sa kapangyarihan ng demonyo, kumukuha ang Panginoon ng pagpapalayas ng demonyo. Bakit? Gusto nila, sila lang ang pagpugayan ng mga tao. Sila lang ang kilalanin na lingkod ng Diyos. Sila lang ang anak ng Diyos. So, mas maraming magagawa kung mas maraming kamay ang gagawa. Principle po yan ng paggawa. More workers, more production. Ganyan din sa buhay paglilingkod sa Diyos. Hindi sa dahil hindi kaya ng Diyos ang mga bagay nito, kundi nais niya na mas marami pa ang mag-participate sa kanyang gawain pagliligtas sa marami pang kaluluwa at ma-establish ang kanyang paghahari sa puso ng mga taong mananalig sa kanya. Kaya manalangin tayo for the increasing number of workers. Panginoon, dalangin po namin ang mas marami pang manggagawa upang mas marami pa ang makasumpong na inyong pagmamahal at biyaya. Amen. Pinagpalang araw po sa inyong lahat.